What's up? Good morning mga brad. So, welcome to my channel mga brad. And sorry kung matagal akong di nakapag-upload. Just because na busy tayo sa pag-aaral mga brad, no. And busy rin sa mga sideline works. So, as of now, yan, makakapag-upload na tayo mga brad. And pasensya talaga, no. So, mga nag-aabang sa videos ko. So, ito na. Ayan. So, before that, mga brad, intro muna tayo. Wala, magpasalamat tayo sa Lord, no? Kay God. Na medyo bumabalik na yung normal nating pacing sa buhay. Ang hindi na lang natanggal is yung face mask mga brad. So di tayo, although feeling nyo na wala ng COVID, but personal hygiene pa rin tayo mga brad, no? So, laging maglinis, disinfect sa mga bahay. And masyadong maputik. Yan. And laging magbaon ng mga alcohol pa din mga brad. Since wala pang pandemic mga brad, o wala pa yung virus COVID, meron na tayong mga virus mga brad, no? Makukuha natin sa iba't ibang klase ng dumi. Ayan. Ayan. So thanks God na binigyan tayo ni God ng buhay pa, no? So since itong 2021 sa akin mga brad is medyo walang buenas. Ayan. So hindi tayo pinalad. O, maraming mga problemang dumaan sa amin mga brad, especially yung sa mother and father ko, no? Ayan. So but kahit ganun mga brad, so alam natin may plano. Maraming plano yung Diyos sa atin mga brad. So huwag lang na nating kalimutan. And huwag lang natin siyang iiwan. Lalong-lalo na yung faith natin sa kanya, no. Love and faith. So huwag nating sisihin si God mga brad, kasi siya yung nagpaplano ng buhay natin. So hiniram lang natin tong katawan dito sa mundong ito. Marami talagang gagawin yung kaaway mga brad, no? So i-deceive tayo katulad ng sinabi ni Pastor Nonoy, no, kahapon. So nag-church kami, church ako, ako lang pala. So yun, so i-deceive ka talaga ng kalaban. Kung ano man yung gusto mo, ibibigay sa iyo ng kumpleto. So, ingat-ingat tayo mga brad, lalong-lalo na sa mga gadgets, technology natin ngayon na ginagamit. So, shout out pala, no, sa La Roca Main Church dito sa amin sa Kalinan. Ayan, so yan yung sa simbahan ko mga brad. So, Team La Roca. So shout out sa mga musicians namin doon. Lalong-lalo na kay President Jun. Kay Jun-Jun. Kay Raymond, kay Friends, kay Dayan, kay Paul, kay Sarah, kay Kurt. So lahat, no, ng mga young people natin doon na tumutulong at laging nandoon, no. So, shout out sa inyong lahat, mga brad. Dito ako dumaan kasi matagal na akong di nakadaan dito, mga brad, no? So, dito tayo sa bukid. Dadaan, mga brad. Check natin kung gaano nakaganda yung daan dito. So, since dito banda sa amin is renovated pa. So, di ko alam dun sa bandang ibabaw, mga brad. So, check natin, no? At the same time, pag-usapan natin about sa motor.
Yan. So, since moto vlogger tayo, so, yan, pag-uusapan pa rin natin yung mga motor, mga brand. So, lalong-lalo na dito sa mga, sa partner ko, no? Kay Honda XRM125Fi. Eh, hindi lang si Honda XRM, so meron din tayong mga RS, no? Mga 125. So dito muna tayo sa mga 125cc's, no, mga brad. O bakit nga ba, no? Bakit nga ba mahina yung hatak? Pagdating ng 1 year yung motor. Yan. So, meron akong isang kaibigan. So, nagtatanong siya sa akin, mga brad, kung ano daw problema ng kanyang RS125Fi, bakit yung sa accelerator niya is parang bumabackfire na yung pag-accelerate niya o pagre-revolution. So parang nawawala yung power daw. And then yung hatak, kung mag-motor siya, is ibang-iba na nung katulad pa nung brand new, no? So, since hindi ako mekaniko, mga brad, but meron lang naman akong mga na-search, or meron ding nagtuturo sa akin na mga kaibigang mekaniko ko, lalong na kasama ko sa club, yan. So, unang-una dyan, mga brad, bakit nga ba mahina yung hatak ng ating mga XRM RS125Fi pagdating ng, ayan, no, 1 year, 2 years, 3 years, no? Kaya ganyan yung motor mo, brad, kasi hindi mo nililinis, no? Yung maintenance lang niya is change oil lang. So, parang, kumbaga, useless, mga brad, kung change oil lang tayo, no? So, need din natin na linisin o palitan yung air filter, yung fuel filter natin. Ayan. So, kung mahina na yung kuryente, palitan natin yung spark plug. And then, yung fuse mo, kung feeling mo na parang iba na yung andar niya or sa kuryente pa rin, palitan mo na ng fuse. And meron naman tayong yung recommended na takbo, no? Sa speedometer natin. Yan, so palitan natin ng fuse. Ayun, so medyo na traffic tayo dito, mga brad, kasi may ginagawa yung JV workers natin. Ayan, so shout out sa mga workers natin na laging nandyan sa pagre-renovate ng daan. So yan, sana all ganito ka galing yung Duterte administration natin ngayon. Yan, so nag-iba na ng daan, mga brad, parang nasa Malaysia na tayo. Alright, success. So, yan, mga brad, continue tayo sa topic natin, no? So, medyo na-stranded tayo dun. Yan, mga brad, so katulad ng sinabi ko, no, na kailangan natin linisin din. O kung mag-maintenance tayo ng motor, tingnan mo yung takbo mo. O gano'n na baka taas ang tinakbo ng unit mo. So, need natin yan, may recommended dyan, eh. So, palitan natin ng air filter, fuel filter, you know. So, sa kuryente, yung spark plug, meron din tayong fuse. Yan. So, wag nating kalimutan. So, sinabi ko sa kaibigan ko na, brad, wag mo rin kalimutan na ipa-throttle body cleaning mo na. Kasi, sa pag-accelerate niya, parang bumabackfire and medyo pumipiyok, no? So, marumi na yan, mga brad, kasi yung unit niya is 4 years, no? 4 years na RS125Fi, and yung maintenance niya is only change oil lang. Ayan. Change oil lang, ha, mga brad. So, yun yung sinabi ko sa kanya. And yung sinabi ko sa kanya, yun din sinabi sa akin ng mga mekaniko. And yun din yung mga na-research ko, mga brad.
And yung FI cleaning, hindi talaga yan recommended, mga brad. Yung sasabihin nilang FI cleaning, package na. Wala, mga brad, huwag kayong maniwala dyan. Nag-FI cleaning lang tayo or nag-FI troubleshooting lang kung yung yung fuel injected mo na motor is nasira na talaga yung FI. Di ba? But ganitong mga unit, mga brad, 3 years, 4 years, yung mga ganyang unit, hindi pa yan nasisira yung FI, mga brad. Hinug na hinug pa yan, mga brad. So, gagawin lang dyan, total body cleaning lang. Huwag na yung FI cleaning na yan. So, talaga yan recommended, no? So, unahin mo talaga yung mga fuel filter, yung air filter. Kung meron ng yung unit nyo, mayroong oil filter din. Yan, palitan nyo ng mga oil filter. So, sa Yamaha and Suzuki, meron yung oil filter. So, dito sa amin, wala kasing oil filter na papalitan, mga brad. Sa Honda, no? Sorry. So, fuel lang kami, mga brad. And air. Fuse, spark plug, yan, check nyo yan. And then yung wag nyo rin kalimutan yung sprocket nyo, mga brad, yung kadena. So check nyo rin yan, mga brad, kasi isa rin yan sa dahilan kung ba't mahina na yung hatak din ng motor mo. Baka yung ipin ng mga sprocket mo wala na, pudpud na, mga brad. So need mo nang palitan yan, no? Gusto mo ng racing sprocket, mga high speed, yan, palitan mo yan para maganda yung takbo ng unit mo sa highway. Gusto mo na yung sa bukid ka lang lagi, yan, low speed mo. Palitan mo ng malaking ipin. So, yun yun, mga brad, no? Yun yun yung mga sinabi ng mga kaibigan kong mekaniko rin. Yun din yung mga na-research ko. So meron din tayong mga magagaling na motovloggers na at the same time mga mekaniko din. So hindi talaga recommended si FI cleaning. Nagtutroubleshoot lang tayo kung nasisira na talaga yung FI. So parang wala na yung parang wala na talaga, parang wala ng pag-asa, mga brad. So yan yung time na FI troubleshooting mo na. So, depende na lang talaga sa pag-iingat ng or pag-alaga ng mga unit natin, mga brad, no? So, meron kasing yung iba, brand new pa, pero winawaldas na yung mga unit nila. So, nagmumukhang 5 years na yung iba, kahit 2 years pa lang yung motor. Depende sa pag-alaga, depende sa pag-iingat mo, depende sa pag-maintain mo, no, mga brad. And before we ride, mga brad, or before tayo lalarga sa ating mga motor, unang-una talaga, huwag natin kalimutang magdasal. Yan yung pinaka-powerful na kailangan nating gawin. Kasi ginagabayan tayo ng Panginoon natin, mga brad, eh. Yan, oh. So, maraming salamat sa panonood ng aking channel, mga brad, no? So, sa mga walang sawang nagsuporta, maraming salamat sa inyong mga brad. Ayan, so, see you on my next video, mga brad, no? So, support my small channel, munting channel, mga brad. IMB Shift, ha? And follow nyo na rin ako sa Facebook page ko na IMB Shift, ha, pa rin. So, thank you and God bless us all. So, ride safe always. And ingat-ingat sa daan, mga brad. And have a good day. Bye-bye.